Ginaawat na po ng dalawang guard. Actually, apat na guard na yung umaawat sa kanila. Pero hinahatak yung kamay mo. Tama, sir? Okay. Umaawat na, no? Apat na guard na po. So, yung sasakyan niya yung blue? Yes po. Hindi po. Ay, yung nasa... Ay, yung black. Okay. May kasama pa siyang babae. O, ayan na, sinapak na siya. May umaawat na babae. Tinulak. Sino yung tumulak ng motor mo? Opo, tinadya ka. Ah, tinadya ka niya. Ah, Diyos ko, tatlong lalaki na umaawat sa kanya. Okay, at ikaw nga ay sumakay na ng motor mo. Okay. Anong sasakyan niya, sir? Ako nun, ma'am. Nakahinto lang ako sa gilid. For pick-up sana ako ng passenger ko. Mm. Parking lot ba to sa tabi ng kalye? Opo, tabi po ng kalye. Okay. Tapos bigla po siyang dumating. Mm. Bigla na lang po niya akong ginit-git. Halos tatamaan na yung hita ko. Kaya inisip ko na lang po, baka di niya ako napansin. Okay. Kaya ang ginawa ko, ma'am, gumilid pa ako konti. Pagilid ko po konti, kinabig pa niya ng konti sa akin palapit pa. Sabi ko parang trip talaga ako, ma'am. Kaya yung pangatlong ginawa ko, ma'am, yung motor, inakit ko sa gutter. Okay. Para hindi na niya ako maabot, ma'am. Oo. Tapos pag akit ko ng gutter, binaba niya yung bintana. Ang sabi niya, ang bigla ko sinabihan siya na, sir, pwede ka naman po mag-excuse or businahan mo ako, magigets ko naman. Lalayo naman ako, gigilid ako. Ang sagot niya sa akin, ma'am, wala akong pakitenant ako dito. Hmm. Nga po, ma'am. So, kondo to? Yes po, kondo po. Tama ba? Yes po, ma'am. Dyan kabilang kanto lang po. Opo, dyan lang po yung kondo. So, gano'ng katagal ka nang nakahinto bago siya dumating? Siguro mga 2 minutes po. 2 minutes? Di ako sure, ma'am. Basta sa tingin ko mga 2 minutes po. Tapos hindi mo siya nakita bago noon. Nung huminto ka, hindi mo siya nakita. Wala pa siya noon, ma'am. Wala talaga siya. Yes po, wala po. So talagang dumating siya. Yun nga, ma'am. Bigla na lang akong ginit-git. Wala akong kaalam-alam po. Tapos ang ano mo lang, sinabihan mo siya na pwede naman siyang mag... Yes po, pwede naman po bumusina or mag-excuse. Saka tumabi ka na noon sa gutter. Yes, ma'am. Nung nangyari yan. Okay, pagkatapos noon... Pagkatapos noon, ma'am, pagsabi ko sa kanya na pwede na mag-excuse or ano... Sinabi niya sa akin nga, ma'am, na wala akong pake, tenant ako rito. Ang sagot ko naman sa kanya, ma'am, wala rin akong pake kasi kalye na to. Hindi na pag-aari ng kondo to. Tama ka naman doon. Yun nga, ma'am. Tapos lumayo ako. Paglayo ko, ma'am, bumaba siya ng sasakyan, tinitigan niya ako. Tapos nilapitan ako. Sabi niya sa akin, bakit? Anong problema mo? Magtitigan tayo dito maghapon. Marami akong oras, di ko kailangan magtrabaho. Wow. Yun nga po, ma'am. Tapos... Nung talagang gusto kong umiwas, ma'am, inabante ko. Pag-abante ko, ma'am, kinalang niya yung paa niya sa gulong ng motor. Para kung sakaling i-abante ko nga, ma'am, magmumukhang sinagasaan ko siya. Mm. Kaya ang ginawa ko, ma'am, umatras ako konti, tapos nung akmang a-abante ako, sumakay siya ng motor. Sabi ko, kung sumakay siya ng motor, sa isip ko, foul na yun, ma'am. Kasi personal ko na eh. Mm-mm. Di na pwede yun. Eh, nasa gitna na kami banda nun, ma'am. Binubusin na nga kami ng sakyan nun, ma'am, kasi medyo traffic na eh. Ah, napagitna kayo na ng kalye? Opo, dahil inabanti ko nga, ma'am. Oh. Traffic na, binubusin na kami. So, mula sa gutter, binaba mo na rin yung sasakyan? Opo, yun po. Ayun, lumayo na po ako. Okay. Tapos pag-abanti ko, ma'am, yun, sa pinangyarihan na po sa video. Doon ako pumunta, bumaba ako ng motor habang andun pa rin siya sa motor, nakaupo. Sabi ko sa mga guard, sir, awatin nyo na po to, kasi baka magpang-abot pa kami, magagulo. Mm-hmm. Ginagawa po ng mga guard, nakatitig lang. Wala po silang pakialam. Okay. Kaya sabi ko, ma'am, sa isip ko, sariling sikap na to. Ako na didiskarte. Kaya ginawa ko, ma'am, binuhat ko siya. Anong binuhat mo si... Ano bang pangalan nito? Hindi ko po kilala ang pangalan, ma'am. Eh. Walang nakakuha ng pangalan niya? Ngayon po, inaalam na po natin, Atini. I'm sure mapapalabas natin yan kung sino man yung... Well, according to Sir's words, kung sino bang pawn shop Pilato yan. Yes, opo. Yun nga po, ma'am, pagbuhat ko sa kanya, yun, doon na nag-umpisa yung video. Binuhat mo, like, siya, inaalis mo siya doon sa yes, motor mo? Yes, ma'am, talagang binuhat ko siya. Pagbuhat ko sa kanya, hinila niya yung best ko na. Yun na, napunit na yung best ko. Nag-umpisa na yung video, ma'am. Doon nagsimula. Doon sino na nag-video nito? Concern Citizen lang po siguro, ma'am. Ah, talaga. Buti yes, na po. Lang. Kaya, yun nga po, ma'am. Paano mo nakita na lumabas thank yan? Thank you rin po sa nag-video po. Thank you dun sa nag-video. Alam mo, yes, malaking bagay rin talaga itong mga cellphone natin eh, di ba? Pati so, po sa page na nag-upload po. Sa Facebook ba ito? Sa Facebook, TikTok, kung san-san po. At salamat sa lahat ng netizens na nag-tag nito para ito natutulungan natin si Kuya Earl. So, paano mo nalaman na may lumabas na video sa
may nagtag na lang sa'yo, nagkwento sa'yo. Wala rin po, ma'am. Ang totoo po niyan, ma'am, nag-viral yung video, 1 week na po nangyari, ma'am. After 1 week. Yes, pero ma'am, nung magmula nung nangyari to, anong nangyari? Nagpunta ba kayo sa... Nag-blatter po ako sa polis, ma'am, tsaka sa barangay po. Yun lang. Pero walang dumating nung polis nung araw na yun mismo. Meron din po, ma'am. O tapos anong nangyari? May respond din naman po. Hindi ba siya dinala sa ano, presinto? Hindi na po kasi naabutan ng polis, ma'am, nung nangyari yun, ma'am. Ah, umalis na siya. Yes, ma'am. Umalis na po. Okay, pero hindi ka naman nasaktan. May mga kalmot, ma'am. May mga sugat sa mata. Meron din po, ma'am. Tapos wala ka rin nabalitaan kung inano ka niya. Baka ikaw ang binaliktad niya. Wala pa naman po. Wala ka nang babalitaan. Yes, ma'am. Wala po. Okay. May CCTV naman po siguro yung condo, ma'am. Makikita naman po siguro. Nakuha ba yung plaka ng kotse? Hindi ko rin po, ma'am. Nawala na sa isip ko dahil pinapaalis na nila ako rin, ma'am. Eh. Matawagan tayo dun sa mga netizens na baka na nandoon nung time na yun. Kung nakuhaan nyo ng video or alam nyo kung anong plate number nitong, anong sasakyan nga? Item? Di ako nakakasigurado, ma'am. Siguro Toyota Hiace po. Di yung itim sure, yun. Kulit color black po. Pick up? Van po, ma'am. Close van po eh. Wala, nandun sa video. Nandun po, ma'am. Sa yung dalawa yung van dun, ma'am. Eh. Nasa yung una, blue, hindi po yun. Yung isa hindi po. Yun. Yung balance Abante. Ah, parang hindi siya mukhang Hiace. So parang van siya. Van po, ma'am. Van na item. Kung meron mang nakakakilala dito. Okay. Hindi, kung City meron mang nakakilala dito. City Land po. Kasi okay, nakita naman na doon sa video eh. Okay. No, okay. Kung merong taga doon, akilala to, at gustong makatulong, eh baka naman pwede na natin mailagay sa lugar tong si Kuya. Malaman natin kung may side din siya doon sa kwento, kung iba yung kwento niya sa kwento ni Kuya Earl. Pero hindi pwedeng pakalat-kalat sa kalye natin yung mga ganyan na mainit ang ulo. Yes, ma'am. Delikado yan. Tsaka yung medyo may kayabangan si Kuya yung sasabihin na marami ako dito. Hindi, yung marami akong oras, hindi ko kailangan magtrabaho. Ikaw na. Tsaka ikaw na yung hindi kailangan magtrabaho. Tenant ako dito eh. Oh. Wala ka naman sa kondo eh. Oo nga po, ma'am. Pero i-report natin to kasi hindi pwede yung ganito na wala ka talagang ginagawa. Tapos yung mga motorista natin, nagtatrabaho, ayaw na ayaw ni Idol na naaape yung mga nagmomotor po. Okay, ano, lalo na naghahanap buhay ka lang. Yes, ma'am. Maling-mali yun. May CCTV yan eh. Nalabas. Alam mo, marami na tayong na-solve dito sa radyo na sa tulong ng mga CCTV. Kung meron pong mga ibang establishmento na around this area na meron po kayong CCTV na maaring nahagip nyo po yung sasakyan, nasa linya na natin ngayon si Captain Arturo Tale, Station 5 Commander ng Mandaluyong PNP. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, ma'am. Sir Tale, nabalitaan nyo na po ba to yung sa kumalat sa internet na video po ni Sir Earl, yung nagkaroon po siya ng altercation sa isang motorist po? Yes, ma'am. Actually, ma'am, pumunta na po siya dito nung araw na yun kasi nirespondihan po nung tampos natin na tapos na po yung insidente. Hindi po tapos, sir, kasi hindi pa nahanap yung ano, yung gumawa sa kanya noon. Hindi, after po nung incident na nagkapangabot sila, pumunta po yung ating victim at pinasama po natin ng pulis. Pagdating naman po doon, nagtanong-tanong po yung nagresponde at tumama naman po yung one, yung witness na si yung dalawang gwardiya. Okay po. Oo. Ano pong sabi nung dalawang witness na gwardiya, na identify po ba nila yung tenant nila? Nakita ko ma'am yung CCTV, ma'am, na malayo po yung nakaparada. Kaya ang sabi po nila, hindi po nila kilala. Kaya ang ginawa po ng investigator natin, nag-request po kami ng CCTV sa kanila kasi yung CCTV po nakaipod sa building nila. Kasi yun nga po raw, sir, nung kung narinig niyo po yung interview namin kay Sir Earl, sinabi niya na ang sabi nung ano nung lalaki, tenant siya doon. Apo, tenant po. Anong problema niya, tenant siya doon. Parang ganun. So ibig sabihin, tenant siya noong City Land, doon sa lugar na doon kung nasaan sila nakatigil. Tapos ang ano ko lang, nag-alangan yung mga security guard na makialam nung tinawag ni Sir Earl na tulungan sana siya, napigilan na itong lalaki na to. Nag-alangan sila. So ang tingin ko talaga, sir, malamang tenant 'yan kasi nag-alangan sila na mukhaan nila.
So kung pwede talaga sanang ma-identify na nila itong yung mga security guard ng Cityland, kung sino itong tao na ito. Yes ma'am, tama po kayo. In fact, araw po yon, sabi ko makipagtulungan na lang sila. Pero yun nga po, ang sabi po sila sa amin na hindi po daw nila kilala. Kaya nga po naggawa po tayo ng request ng CCTV footage. Until now, ma'am, hindi pa po kami nakakakuha ng kopya. Bakit po wala pa po, sir? Although, na-view naman po ng ating investigador yung CCTV footage na nandun sa may harapan. Mm-hmm. Kaya lang kami kalabuan. Tapos, sabi po nila, ipapaalam pa daw po sa kanilang legal. Kaya until now, inaantay po namin yung CCTV footage. Sir, nalaman nyo na po ba kung anong kotse at saka plate number nung sasakyan nung ano? Hindi ma'am na sasakyan, ma'am. Kung makikita nyo ma'am doon sa nagbabiral na video, kulay itim po na sasakyan. Opo. Kaya nga po, nire-request po namin yung CCTV kasi meron po nakaisul doon sa harapan nila. Mm. Ang sabi po nila, ang sabi po ng aking investigador, nung pinapakuan po nila, Zoom, lumalabo po yung plaka. Kasi yun lang po kung tinatanggi po nila na hindi taga roon, ay pag nakuha po yung plate number, ay i-request po namin sa LPO para malaman kung sino may-ari. Opo, kung wala tayong makuhang witness, yun talaga ang susi, sir, yung plate number. Tsaka baka po pwede rin tayong lumapit dun sa mga ibang establishment around the area na nakahagip ng plate number. Opo. Kung may maitutulong po kami, sir, para maipalabas yung CCTV na yan, pwede po naming pasamahan din si Earl mag-request ng CCTV sa mga katabing establishment sa mga reporter natin, no? Yes po. Yes, ma'am. Maganda po, ma'am. Kung makakuha ko din po kami ng CCTV para po sa ito ba or investigation. Kasi yun nga po, ma'am, nagdadalawang isip ko yata itong mga guardian na to. Kung even po kami, hindi kami maniwala na hindi nila kilala yan. Kasi paparada po doon sa harapan nila eh. Hmm. Tsaka hindi ko naman magsasabi na tenant ako dito kung hindi siya tenant eh. Parang malabong na napulot niya lang sa area yun eh. Tsaka yung ano po ma'am, yung babae ma'am na nag-aawat. Oo, yung galing babae po sa loob ma'am eh. Ayun daw, yung babae nakasama doon sa video, galing sa loob. So malamang kung hindi man tenant si kuya eh. Yung babae ma'am. Yung babae, either jowa niya o kapatid niya. Maari po ma'am. Opo, posible po attorney. Oh, so matitrace, sir, wag po nating titigilan to ha, kasi hindi pwedeng nakakawala sa kalye natin yung mga ganyan na nagmamalaki at porque ano, malaking sasakyan nila eh yung mga nagmomototoro natin, aapihin na lang nila. Yes ma'am, makakaasa po kayo ma'am na tinututukan po natin to kasi ito nga po, nag-viral na nga po sa social media. At na napangapangit po nung may mga ganitong mga driver na hindi walang walang disiplina, hindi po makapag hintay at mayabang mayabang so, Cap, pasuyo na lang po ako Cap sa pamunuan po ng Cityland, no? Ano na din po, patanong na lang din po yung mga guard on duty nung araw po na yan Cap. Kung ano po yung nangyari. Siguro kasi, Kap, talagang na-witness nila yan. Kasi apat po na guard po yun, Kap, na umawat po. Paki-imbestigahan na lang po sila sa mga guard po na naka-duty po nung araw po na yun. At gayon din po sa pamunuan po ng Cityland kung meron pong CCTV pa. Opo. Maraming salamat po, Police Captain Arturo Tale, ang Station 5 Commander ng Mandaluyong PNP. Magandang hapon po, sir. Thank you, Captain. Yan si Captain, ano rin yan, action man din natin yan dito sa, ano eh, sa Mandaluyong. Yes, sa Mandaluyong. Dito po, actually, sa TV5. Nasasakupan pa din yan. Thank you very much, Cap Tale. Attorney, kapag ito po ba ay natukoy na po natin kung sino po itong lalaki, ano po ang maipapataw nating kaso laban po sa kanya, Attorney? Siguro assault. Kasi merong ano eh, sinaktan niya eh, yung ano. Apo. Assault. Tsaka kung merong traffic violation na nanggit-git ka ng ano, apo, na unreasonable, pwede rin tingnan yun.
Apo. Oh, yun. Pwede saka, natin ilapit yung the fact kung yung i-allege mo rin na duraan ka, yes, ano rin yun. Pa. Ano rin yung pang-apak din sa pagkatao mo yun. Meron din karapatang ano yun, parusa sa ano, sa criminal case din yun. Sa totoo lang, parang ang baba ng tingin ng mga ng tao sa iyo para duraan ka. Hmm. Hindi maganda talaga. Oo. No, naduraan ka sa mukha. Napaka saka hindi, wala naman kasi siyang ginawa. Hindi ko lang maintindihan. Pero mabuti yung ginawa mo na talagang sa, ang panawagan ko rin sa lahat ng nagmamotor natin, huwag po tayong papatol. Yung mga ganyan, minsan malalaki ang ulo, huwag po tayong papatol kasi minsan babalik ta rin din tayo. Pero sinasabi ko, kung nasa tamang lugar kayo, ilaban natin sa tamang paraan. Tama yung ginawa mo. Hindi ka rin lumaban. Thank you po. Sige sir, pa-assistahan po namin kayo sa reporter namin po, no? Para po matutukan po yung investigasyon. Sige po sir, kausapin po kayo ni Ate Odette at schedule po natin sir yung pagpunta natin kay Captain Tale. Okay, okay sir, salamat po. Okay. At yun nga ang sinasabi din ni Idol Ravi, pag tayo po ay nagmamaneho, gamitin po natin ang ating mga utak at wag pong padalos-dalos sa init ng ulo. Correct. Yan po kasi last time naman po at ni yung rider ay, din para, po oo, and L300. So yun po ang panawagan din ni Idol Ravi. And yung mga motor naman, sa mga nagmo-motor naman, wag po tayong basta-basta. Naku, madami din ganyan. Yung singit lang ng singit, no? Yan din yung panawagan ni Idol Ravi last time. Tama.